For today's ganap naman, magluto tayo ng paborito naming tortang talong. So, ayan na nga, pinirepair at tinugasan ko na tong mga talong. After naman yan, iihawin ko na. Mas gusto ko yung gantong iniihaw, mas masarap kesa yung inilalaga. Pagkapatid ko kasi nagluluto niyan, nilalaga niya. After ko naman maihaw, pinalamig ko lang din binalatan isa-isa. Medyo nahirapan pa ako balatan niyan kasi hinugasan ko. Mas lalong dumikit yung mga balat. Sa puntong to, medyo nagmamadali na ako niyan. Ihahatid ko pa kasi si Aya sa school. Gusto ko kasing kumain muna siya bago pumasok ng school. Pinrepare ko na rin agad yung gagamiting itlog. Bali limang itlog yan, mas madaming itlog, mas masarap. Then nilagyan ko lang siya ng paminta, magic sarap, asin. Bali tansya-tansya lang ang ginawa ko niya. Wala akong mga exact measurement na nilagay kong pampalasa. Nagprepare na rin ako ng bawang at sibuyas. Bali ilalagay ko to sa sausawan tsaka dito sa may torta. Niliitan ko lang din yung mga paggaya. Baka kasi iluwa ni Lucas at Aya pag nasalat nila habang kinakain yung torta. Namihan ko na rin yung niluto kong torta ngayon para hanggang gabi na. Mas maganda na rin yung ganito para mas tipid. After naman yan, nilagay ko na yung sibuyas at bawang sa may itlog. Then, idinip ko na lang din yung talong bago iprito. Ganito pala ako magprito ng talong pa isa-isa para mas maganda. Minsan kasi pag dalawa yung pinagsasabay ko, parang nadudurog siya. Pagkatapos ko magprito, gumawa lang din ako ng sausawan. Toyo, kalamansi, bawang at sibuyas lang yan. Then, nilagyan ko ng konting asukal. Kung ganito ba naman yung anak mo katakaw, hindi ka ba sisipagin magluto? Grabe, itong si Lucas talaga, mapagulay man o karne, napakatakaw. Kaya talaga ako gustong-gusto kong magluto. Sobrang nakakatuwa kasi tuwing nakikita kong kumain tong si Lucas. Habang kumakain nga siya niyan, panayang sabi niya ng mommy, yummy. Mommy, I want more. It's so yummy. Diba, sobrang nakakataba talaga ng puso. Kung si Aya talaga picky eater, etong si Lucas, bawing-bawi naman ako. After ko naman pakainin si Lucas, nag-prepare lang ako ng baon ni Aya. Bali pang snacks lang tong pinirepare ko. Total, kumain naman na siya ng lunch. Bago naman ako maligo, pinaliguan ko na lang muna si Aya. Buti na lang talaga maagang nagising ngayong araw si Lucas. Kaya maaga ko rin siya napaliguan. Ito naman si Aya, maaga din niya nagigising. Kaso nga lang, pag pinakain ko, napakabagal. Pag nguya pa lang talaga niyan, sobrang tagal na. Kaya nga minsan, napapagalitan ko na nga eh. Pero good thing dyan kay Aya, pag ginising mo yan, hindi siya tulad ng ibang bata na umiiyak. Kahit sobrang aga pa yan gisingin, pag sinabi mong papasok siya sa school, gigising na siya. Sana pag nag-school na rin si Lucas, ganyan din kay Aya. Kasi kung nagkataon, umaga pa lang, iyakan na talaga. Medyo irritable pa naman ako pag umiiyak tong mga anak kong to. Pagkatapos ko naman maligo, ito naman si Lucas, nakabantay na. Ganyan talaga yan. Yung tipong makita niya lang ako magsuot ng bra, magsuklay. At syempre, lalo na pag naligo, feeling niya talaga aalis ako. Lagi na lang talaga nakabantay yan. Minsan nga, magsi-CR lang ako, kailangan kasama pa siya. Sobrang clingy niya, yung tipong hindi lang niya ako makita, nag-iiniyak na. Nahanap na ako agad. Alam mo naman kung tatakasan ko siya. Samantalang, lagi naman siya kasama. Hindi ko rin naman siya maiiwan kasi wala siyang kasama sa bahay. Pagdating naman namin dito sa building ng school ni Aya, ayan si Luca. Halatang sanay na siya dito, nagtatatakbo na. Ginawa na nilang playground, naghahabulan na ang mga bata. Pati ako nakikihabol na rin, baka mga madapa kasi.